Naging mainit ang usapan Miyerkules ng umaga nang mapabalitang dumaan umano sa EDSA bus lane sa may Mandaluyong ang convoy ni Senator Bong Revilla. Ayon sa report ng mga enforcer, naka-protocol plate pa nga ito at hindi na ito tinikitan. Nandun ako sa area but I'm away from that spot. So ngayon sabi niya, Sir Bong, may yung convoy po na pinapara niyo kanina kasi may dumaan eh. So pinara namin sa busway. Yung pinapara niyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes, sir. Then let him go. Eh again, this is judgment call. Pero mariing itinanggi ng senador na dumaan siya sa EDSA bus lane. Imposible rin naman nung nasa may Mandaluyong siya dahil hindi siya nagagawi roon mula sa kanyang bahay sa Cavite papuntang Senado. Medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. And I want them to explain kung sino ba talaga ang Bong Revilla yung nakita nila. Baka namang kaluluwa ko yung nakita nila doon at unang-una, hindi ko kotse yun. Giit ni Revilla, dapat sinita pa ang umano'y gumamit ng pangalan niya at inisyuhan ng ticket. Sa mga naunang pahayag ng MMDA, limitado lang ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Mga autorisadong bus, emergency vehicles tulad ng ambulansya at government vehicles na naka-red plate at kumpleto ang marka sa sasakyan. Pero hindi malinaw kung pasok ang protocol plates sa mga marka ng government vehicle para payagang makadaan sa EDSA busway. Kaya ang ilang motorista naguguluhan sa pulisiya. Sino nakaraan, dumadaan kami dito, okay naman eh. Government, minapayagan kami. Tapos ngayon ito, hindi maintindihan. Kaya naglabas ng paglilinaw ang DOTR kung anong government vehicle lang ang papayagan sa EDSA busway. Bukod sa sasakyan ng pulisya, pinapayagan rin ang may protocol plates na 1 to 5 o ang presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at Chief Justice ng Korte Suprema. Very specific po siya. Hindi naman po ako pwedeng magdagdag dito. We don't have judgment call. It's very specific. If they have that judgment call, then so be it. Pero ako, I discourage our operatives to do that. Because if you allow judgment call, so laging sasabihin judgment call. Nilinaw na rin ng MMDA na ang maaari lang dumaan sa EDSA bus lane ay public utility vehicles, emergency vehicles at clearly marked government vehicles responding to emergencies. Kinahapunan, napasugod sa Senado si MMDA Chairman Don Artes kasama si Nebriha para humingi ng paumanhin sa mambabatas. Decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend Colonel Nebriha pending investigation po. I made my decision to let that vehicle go based on the information. Di ba? Eh, apparently, the information was wrong. I accept that responsibility. Simula noong Lunes, pinataas ang multa sa maling pagdaan sa EDSA busway para maiwasan o mabawasan ang mga pasaway na gagamit ng eksklusibong lane at mainganyo ang publiko na sumakay ng pampublikong transportasyon. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,